Maganda nga po mga ka-farm, pag-aaralan naman po natin. Kung sa nakarang video natin, pinag-aralan natin yung about kind of feeds, type of feeds, and system of feeding. So ngayon, pag-aaralan natin is yung proper medication program at saka proper feeding program sa ating pag-aalaga ng manok. So ngayon, pag-aaralan natin ito bilang isang part din ng ating pagpa-farm na dapat alam natin yung ganitong mga... Okay, so first tayo, kung ilang araw ba yung pag-aalaga natin ng manok, ilang araw po ba tayo nag-raise ng manok bago ma-harvest. So sa amin, experience namin mga 28 to 32 days. So example na lang natin hanggang 32 days. So ito, pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa naming medication program sa mga farm na hawak namin. Okay, so sa amin, kadalasan yung ginagawa namin o yung pagpa-farm namin ay tumatagal lang sa looban ng 28 to 32 days. So yung nilagay ko pong example ay 32 days po siya. So ngayon ituturo ko sa inyo yung ano ba yung sunod-sunod ng paggamit namin ng mga medication o ano ba yung medication program namin na practices na ginagawa namin. Although ito nagawa ko na ito ng video, may nag-request lang. Mahaba kasi yung video nung nakaraan, sigaw ko tatama rin sa panunod. So ngayon, maikli lang ito. Magpo-focus lang tayo sa proper medication program and proper switching system program. So ngayon, sa D1 pa lang, sa ginagawa namin, start muna tayo sa medication. Sa D1 pa lang po, pagdating-dating pa lang po ng session namin, nagbibigay na po kami ng electrolytes. Ngayon, electrolytes po yung ginagamit namin agad, D1 pa lang, kasi syempre galing po siya sa ibang lugar, galing po siya sa biyahe, dineliver po sa amin from the hatchery. So, syempre, stress po siya. Kahit pa sabi natin na malamig pa yung panahon ng pag-deliver sa kanya, hindi natin maiwasan na yung sisiw namin o yung sisiw natin na alagaan is na stress po siya. So, yun po yung purpose ng electrolytes to recharge the energy of our broiler chicks o yung ating day-old chicks. So, kaya po gumagamit ng electrolytes. So, maraming mga farm, imbis na electrolytes po yung ginagamit is brown sugar. Oo, totoo yun. Ginagawa namin yun. Ginagamit namin yun. Bakit? Kasi, yung effectiveness of brown sugar kasi is halos the same lang po sa electrolytes. Sa pagkakaiba lang po nila, syempre sa presyo. So, bilang isang farmer, lalo na kung nagsisimula ka na farmer, saan ba tayo pupunta? Diba't dun tayo sa mura kung saan tayo makakatipid? Kasi, magkano yung isang sachet ng electrolytes? Mag-average ang electrolytes ng mga nasa 20 to 25 pesos. So, ilang grams po yun, halimbawa ay 20 grams, i-dilute po natin yun sa baway 2 liters of water or 1 gallon of water. So, kung 1,000 heads yung alaga nating manok, ilang 20 grams, ilang 20 pesos yun. Samantalang sa brown sugar na gagamitin po natin, so ginagamit po namin, 14 pesos lang po yung 1 quart. Anak, so dun pa lang po, sa maliit na bagay, nakasave na po agad tayo. Source of income na po agad natin. Good thing po yun sa atin bilang farmer na sa kahit maliliit na bagay is may nasisave na po agad tayo. So, sa day 2 hanggang day 4, sa iba, kung ano man yung practices ng iba, pero kami ito na yung ginagawa namin. Nag-antibiotic na agad kami. Sabi na iba, sir, bakit ganun? 3 days pa lang, at 2 days pa lang to 4 days antibiotic agad. Hindi po ba makakasama sa manok? Hindi po. Bakit? Yung dilution po natin ng ating gamot is hindi naman po ganun kataas. Kung example natin ay per liter is magte-25 grams yung dapat na nakalagay dun sa ating gamot na gagamitin na antibiotic, so pwede naman natin babaan natin yun. Bakit? Kasi bata pa po yung ating alagang sisiw, yung ating alagang manok. So day 2 pa lang siya hanggang day 4. Bakit nga ba kinakailangan natin i-antibiotic na po agad? Galing po kasi siya sa ibang lugar, galing pa po siya sa pagka-egg na hatch and then dinala sa atin, dineliver sa atin. Hindi natin sure kung ano po ba yung bacteria na dala niya. Ano? Ilang days po ba siya nasa loob na incubation? Diba? So, kinakailangan ma-sure natin na pagdating sa atin ay safe yung manok. So, kinakailangan natin mag-antibiotic agad tayo, 1 to 3 days. So, yung iba, bakit sir, bakit kinakailangan po is maging 3 days? Ganito po kasi yan. Yung bakterya po kasi sa katawan ng manok, kung sakaling meron man, is hindi po siya natatanggal agad in one day.
tulad po yan ng sa mga tao pupunta sa hospital, nagpapareseta sa doktor, nagpapa-check up, and then re-resetahan po tayo ng good for 1 week. Iinumin nyo po ito sa loob ng isang linggo. And then pag inom natin ng gamot, 2 days pa lang, hindi na agad tayo uminom. Bakit? Kasi nawala na yung iniinda nating sakit. Within 2 days pa lang po na ginamit natin yung gamot. Kaso yung problema natin is pag sa mga ilang week na lumipas, bumabalik na naman yung sakit. Bakit? Kasi tulad po nung sa manok, hindi po agad namatay yung bakterya. Possible po na nakaya lang po, hinuhold pa lang nung gamot yung bakterya sa loob ng katawan ng hayop, pero hindi pa po siya totally na namatay. Hindi pa po siya totally na i-out o na-flush out sa katawan ng hayop. So magiging problema po nun, magiging immune po yung bakterya sa loob ng katawan ng manok. Yun yung magiging problema na kahit anong antibiotic o anong gamot na ina-apply natin is hindi na po gumagaling. Kasi po yung system po natin ng pag-a-apply ng gamot o nung program po natin is hindi po natin nasunod. So kaya po siya nakadesign po talaga 1 to 3 days po talaga siya. Para kung sa first days is na-hold siya, sa 2 days, malay natin pagdating ng 3 days is namatay na po talaga yung bakterya. Kung sakaling may bakterya man yung ilalim o yung loob ng ating alagang manok. So pagdating po natin ng day 5 to day 6, nagpo-pure water na po kami. Ano? So bakit pure water? Siyempre, medicines po yung ginamit natin, pinainom natin sa ating alagang manok. So kinakailangan ma-flush out po yun para malinisan po agad yung sa katawan ng manok. So kung meron po yung mga bakterya na namatay o kumbaga na-eliminate nung antibiotic na ginamit natin, so kinakailangan po siya ma-flush out ng katawan ng hayop kasi may possible po na makakasira po yun kung mag-i-stay po siya sa loob. So kaya po nagpo-pure water po tayo. So next naman po, from day 7 to day 9, nagpa-vitamins na po kami. Ang bilis naman, 7 to 9 days pa lang nagpa-vitamins na po. Siyempre, totoo po yan. From antibiotic kasi, kinakailangan agad, mapatibay agad natin yung katawan ng alaga nating manok. Kaya po nagpa-vitamins na po agad tayo. So ano po yung vitamins na pinakamagandang gamitin? So depende po yan sa lugar or sa location kung nasaan yung farm natin. Mas maganda, bago natin gamitin yung vitamins na gagamitin natin kung malaki yung farm natin, is nakapag-sample tayo sa maliit na farm. Bakit? Kasi yung effectiveness kasi po ng mga vitamins is hindi po yan nakadepende sa brand. Ano? Although may mga brand talaga na mga effective, may mga branded talaga na must effective talaga siya pagdating sa pagpo-farm, pero hindi natin masasabi na sa all parts dito sa ating bansa o dito sa lugar natin is effective po siya. Bakit? May mga materials po yan siya na ginagamit na possible na active po siya sa taglamig. Active po siya sa taginit. Meron po kami na-encounter, may mga vitamins na pagdating ng part ng Baguio City is effective po siya, pero pagdating po ng Bicol Region ay hindi. Bakit po? Kasi yung mga materials na ginamit sa kanya o yung mga materials na mga ingredients po niya is active po sa taglamig. So sa part po ng Bicol is taginit, so useless. Kaya kami po, hindi kami po nag-a-advise agad na itong vitamins na to ang gamitin nyo agad-agad. Ang lagi po namin ina-advise, may vitamins po kami dala bilang kami technician, i-testing nyo po muna. And then kung maganda po yung resulta, saka po natin ipagpapatuloy para hindi po magkukost ito ng lugi sa farm natin. Paano lugi po? Kasi malay mo, hindi pala effective yung ating vitamins na ginagamit sa ating mga alagang hayop, baka magkost pa ito ng mortality sa ating mga alagang hayop. So testing po yung pinakang the best para makakuha tayo ng quality vitamins. So sa 10 to 11 days naman po, nagpo-pure water na po agad kami ulit. So from vitamins, pure water again, 2 days. So same process kung bakit nagpo-pure water tayo, baka po ma-flush out po yung mga materials o yung mga toxic na possible sa katawan ng alaga nating manok. So bakit po 3 days din po pala siya? So syempre ganun din po yun. Kasi pag nagpainom kasi tayo ng vitamins sa ating alagang manok sa isang araw lang, and then kinabukasan po ay tubig lang. Although meron naman siyang magandang epekto, pero hindi ganun ka sigurado. Bakit po? Possible po niya na yung sinasabi ko na yung ingredients po niyan is active po siya sa taglamig or sa taginit. Or meron din pong mga vitamins po na saka may mga ingredients din po sa vitamins na may effect po siya after how many days pa po siya. So kung 1 day pa lang po, possible na flush out pa po agad siya ng water kasi nag-water tayo kinabukasan. Hindi lang po napapakinabangan ng alaga nating manok. So para makita natin yung mas magandang epekto po sa ating alagang manok, gawin po natin ng 1 to 3 days po ang ating pagbabitamins.
So after po ng pure water natin, pre-dish po ulit, vitamins po ulit tayo. Bakit po? Dalawang beses po tayo ng vitamins. Ang commonly na needed ng alaan ng katawan ng manok kasi is 5 vitamins, yung vitamin A, B, C, D, and E. Pero kung saan po kayong agribet pumunta, kahit saan po kayo sumilip na agribet and anong company ng mga vitamins ang about poultry, is wala po kayong makikitang vitamins na magkakasama yung 5. Depende lang po kung mayroon po kayong mga kaibigan ng technician, mga magagaling pagdating sa larangan ng agrikultura o ng pagpo-farm. So sila mismo ang nagmi-mix, pero kadalasan talaga wala kayong makikita na composed of 5 vitamins yung isang vitamin. So example natin is dito ang ginamit natin ay A, B, and C. So pagdating dito, maliba na lang kung D and E. Okay? So nasa atin na yun sa loob ng 3 araw. Kung anong vitamins na ginamit natin sa first 3 days na nag-vitamins tayo and then nag-flushing tayo ng water and then next 3 days is vitamins ulit. So ibig sabihin yan, yung vitamins na ginamit natin noong nakaraan, hindi na po natin ulit pwedeng gamitin sa kasunod. So sa susunod naman, tapos na tayo nag-antibiotic, isang beses lang po tayo nag-antibiotic. Hindi na po tayo mag-antibiotic, maliban na lang po kung nagkaroon ng sipon yung alaga nating manok. So ngayon, may ituturo po ako sa inyo. Example natin kasi, lalo na kung taglamig yung panahon, panay ang ulan, mabilis siya, bawo mainit sa tanghali o ulan sa hapon, mabilis siya nagkakasipon yung alaga nating manok. Example natin, pagdating ng 21 days, nagkaroon siya ng sipon. Nagkaroon siya ng halak yung ating alagang manok. Kadalasan dyan, nagkakaproblema. Bakit? Ang manok, kapag nagkaroon niya ng sipon ng 2 to 3 days, napakalaking timbang ang nawawala dyan. So, kinakailangan natin kapag may sakit yung alaga nating manok is ating gagamutin. So, ang proseso po natin ng paggagamot, alimbawa, pagdating nga po ng 21 days ay nagkasipon po yung ating manok o nagkahalak po na ating manok, take note po natin, kailangan po natin dito antibiotic po ulit. Okay? So pero yung tatandaan po natin, yung antibiotic po na gagamitin natin in 21 days ay hindi po natin gagamitin yung brand na ginamit natin na 2 to 4 days. Bakit po? Kasi possible po na yung bacteria dito, kaya po siya nagkahalak dito sa 21 days, is ang binhi po nito galing pa po dito sa 2 to 4 days. Kung hindi man po doon ang galing, possible po na halos the same po sila. And then yung bacteria pong yun, kung ang gagamitin po nating antibiotic na to is yung antibiotic din natin na ginamit dito, possible po na hindi na po makaka-apekto. Hindi, wala na pong magandang epekto at hindi na po mawawala yung halak. Bakit po? Yung stress na dala nitong antibiotic na to at yung stress na ginamit natin dito, kasi the same brand po sila o the same antibiotic po sila, possible po na hindi na po yun iindahin ng bacteria na nasa loob. Bakit? Kaya na po nilang i-handle yung stress na dala ng antibiotic na ating ginamit. So ibig sabihin po, kung gumamit po tayo dito ng ibang antibiotic, pagdating po tayo dito, maghahanap po tayo ng ibang brand ng antibiotic para po gamutin yung halak. Okay? So marami naman pong agribet, may mga technician po dyan, magtanong po tayo kung ano po yung magagandang antibiotic. So bago po yan, may nilinawin din po ako, gumagamit po tayo ng antibiotic kapag may sakit lang po. Bakit po nabanggit ito? Meron po akong na-encounter from day 1 to 32 days po, gumagamit po sila ng antibiotic. Na ganun po katindi. Ganun po sila katindi na simula day 1, antibiotic na po ang pinapainom nila, binababaan lang po nila yung dosage hanggang 32 days. Yung dahilan po nila, yung reason po nila, para daw hindi magkakasipon yung alaga nilang hayop. Natural po yan na magkakasipon at magkakasipon. Bakit? Kasi hayop yan, ibuhay yan eh. So kaya nga nandun yung quality of management natin para maiwasan natin na magkasakit yung alaga nating hayop. Hindi naman problema na ang alaga nating hayop ay magkaroon ng sakit. Ang problema po nun, kung yung alaga nating hayop na may sakit ay hindi natin kayang gamutin. Yun po yung problema. Okay? So, ano po yung problema nun? Na from day 1 to 32 days, pagdating po natin ng 32 days, imamarket na po natin to. Diba? Imamarket na po natin yan. Sino po ba yung kakain yan? Yung tao po. Ang dahilan po ng tao, kaya po kumakain para mabuhay, hindi po para mamatay. Yung antibiotic na ginamit natin hanggang 32 days, pagkatay ng manok natin, nandun po yan sa katawan ng manok natin. Kaya po lagi pong sinasama sa training na kung 32 days po ang pag-aalaga natin ng manok,
at least 25 days po, meron pong pahinga na ilang araw na hindi po iinom ng antibiotic yung alaga natin hayop. Kung mapapansin nyo, dito pa lang, from day 1 to day 14, from hooding for you, nandun po tayo nag-a-apply ng mga any kind of medicines. Bakit po? Para naman po maging safe po yung meat ng ating alagang manok na i-market natin, na ibenta natin sa tao, na ipapakain natin sa tao. So yun po yung purpose natin. So kung nagugustuhan nyo po yung video na to, pakiclick po yung subscribe and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod na video. Happy farming po, everyone! God bless po!